Kumusta mga tol? Right now, we are back for another video of craziness and happiness. So this time mga tol, ako na naman na magsasalita ngayon dahil si tol ni Lasha ay busy. Ayan mga tol, galing lang kami ng school ngayon at kami ay gutom na at kami ay kakain ng aming lunch for today. So ayun mga tol, siguro tatanungin nyo kami bakit wala kaming video ng matagal dahil ayan mga tol, pasukan na ulit, trabaho na ulit. At nakikita nyo mukha ni tol ni Lasha, pag walang pagkain, nakasimangot lagi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. At ayan nga mga tol, ito yung aming first day at kami ay pumunta dito sa restaurant para lang kami ay mag-lunch dito sa malapit na restaurant sa amin dahil kami ay may class din pagdating ng hapon. Ayan, dahil sa gutom mga tol, hindi ko na mapigilan. Uunahin natin ng tubig, panulak sa naglalapot na laway. At ayan, si tol nila siya mga tol, wala na sa mood dahil nagugutom na. Alam nyo naman, nasabi ko dati, pag si tol nila siya nagutom, wala sa mood at lagi nakasimangot. So ayan nga, tatagayan ko muna at para siya makainom ng malamig na tubig at nang siya ay mapaibig, o ayan ang baso mo, hawakan mo at mag-cheers tayo, inom tayo ng malamig na tubig. At habang kami nga ni Tol nila siya ay nag-i-enjoy ng aming inuman at laklakan ng tubig, ayan si ating kuyang girl ay dumating para ibigay ang aming order. So mga tol, ano nga ba ang aming in-order ngayon tanghalian? Ayan, ang unang-una, ang sinerve ni ate ay ang inihaw na manok at ang aking sticky rice. At susunod ay ang sumtam kaupot o yung tinatawag na corn salad at yung yam mama na tinatawag which is yung noodles. Ayan, noodles with vegetable ang aking kakainin ngayon tanghali. At para kay tol nila siya, ayan yung corn. So ito pala ang aking pagkain ngayon tanghali mga tol. Ito yung tinatawag na yam mama, which is noodles mixed with vegetables. At kapantay or kaparis nito ay yung tinatawag na sticky rice. Ayan yung sticky rice sa atin mga tol, pang biko lang yan. Ayan, kung napapansin nyo, yan yung sticky rice. Hindi po kakain ng normal na kanin, kundi ito po ay sticky rice yung ginagawang biko sa atin. Pero hindi po ito matamis mga tol. Ayan po yung regular rice kay tol nila siya. Hindi po matamis yan mga tol. Ayan po ay boiled lang. At ayan, mix na natin mga tol para makastart tayo ng kain. At ito po yung kay tol nila siya. Ito yung mais at yung chicken. Ayan, let's pray. At matapos nga magpasalamat at manalangin sa pagkain mga tol, hayaan, binanatan na namin ang aming pagkain. At kung napapansin nyo, ganito po kumain ng sticky rice dito sa Thailand. Ayan. So uunatin mo yan mga tol at pwede mo nang kagatin ng ganyan o pwede mong gamitan ng kutsara. Pag tinatamad ka, pwede naman ang isang kamay. Ayan, masarap yan mga tol pang ulam dyan sa mga salad kasi wala pong lasa yung sticky rice at medyo makunat siya kasi sticky nga, di ba? So ayan mga tol, si Tol nila siya kumakain ng chicken at ako po mga tol ay pass sa chicken this time. Dito lang po tayo sa mga salad at naubos na po ang salad at ang aking sticky rice at busog na. Ayan mga tol, si Tol nila siya binabanatan pa ang buto ng inihaw na manok. Dahil nga ang inihaw na manok dito mga tol ay masarap din. Ayan, lasang mang inasal din ang chicken nila dito. Kaya you should try din kung kayo ay makabisita dito sa Thailand. Ayan, kung napapansin nyo ang aming mga plato mga tol, simut, sarap, pati buto ng manok na wala mga tol, asa napunta? Ayan mga tol, ibinalot ni Tol nila siya dahil ipapasalubong niya sa aming mga doggies. At ayan nga, pagkatapos ng aming pagkain mga tol, pagkatapos ng lunch ay bumalik ako kaagad ng school dahil ako ay mayroon ng klase. Kung napapansin nyo mga tol, ako po ay nasa computer room dahil ako po ay computer teacher dito sa Thailand. Kung napapansin nyo, ayan pong aking mga makukulit na studyante. Hoy, makinig kayo sa akin, may sasabihin ako sa inyo. Kung tatanungin nyo ako mga tol, kung mahirap ba ang pagtuturo dito sa Thailand, aba mga tol, ay sasabihin ko sa inyo, tatagal ba ako ng ganito katagal sa Thailand kung mahirap ang pagtuturo dito mga tol? Napakaalwan po ng pagtuturo dito sa Thailand mga tol at kung napapansin nyo ang mga classroom dito ay napakaganda mga tol at kumpleto po sila ng mga gamit at pati ang mga bata dito mga tol ay may tigi-isang computer hindi katulad dyan sa atin sa Pilipinas na medyo napag-iiwanan tayo pagdating sa sistema ng edukasyon. Pero pag dito sa Thailand at tatanungin mo mga tol, napakaganda po magturo dito kaya kung may
chance ka, hindi ko kayo inaakit, pero kung may chance ka makapagturo dito at may experience sa Thailand, why not come and go and try Thailand? Ayan, para ma-experience nyo rin kung paano talaga magturo sa ibang bansa at paano magturo dito, especially dito sa Thailand. At after nga ng aking pagtuturo, ayan mga tol, let's go na, uwian na, kunin ang ating bag. Ano pa bang inaantay natin? Tayo magsiuwi na dahil hapon na. Ayan mga tol, dito tayo dadaan sa hagdanan ito at sisilip tayo kung may nakakakita ba sa atin dahil tayo tatakas ngayon. Hops, hindi tayo tatakas mga tol dahil nasa oras ang pag-uwi natin. Ayan. So mga tol, 3:30 ng hapon pwede na kaming umuwi. At silipin nga natin kung nandito ba talaga tayo sa list ng mga teachers. Kung napapansin natin mga tol, ayan ang poging ako. Alright, Mr. Jesher Meraña. Ayan, napapansin nyo mga tol. So let's go mga tol, uwian na. At napapansin nyo ang mga bata, nagsisibabaan na rin. At ito po ang ating attire sa araw na ito. At habang ako ngayon nababa ng hagdanan at nakita ko ng student teacher at nag-why or nag-give respect sa atin dahil ganyan po dito sa Thailand mga tol. Ayan, ang daming tambak dito. At ito po ang aking homeroom classroom. Ayan, 6B. At check ko ang aking mga bata kung anong ginagawa sa loob. Ayan, nakita nila ang kanyang homeroom teacher at natakot sa kanilang ginagawa. Hi teacher, we're just dancing. Okay, I said, clean your classroom. Uwi na ako. So, ayun nga ang update sa amin mga tol at ito po ang buhay namin dito sa Thailand sa aming mga pagtuturo. Hanggang sa muli po mga tol, kita-kits sa susunod na video. Maraming maraming salamat po. Paalam sa inyo. Bye-bye!